in return. Okay, so nararamdaman natin, this is abundance of money and swerte sa pera. Swerte sa pera, swerte sa pagdating ng pera. So, i-mind nyo to guys sa comment section. Okay? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Monthly Taroscope for November para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. By the way, mga kapixie, naka-upload na ang inyong 2025 kapalaran para sa bawat zodiac sign. Kung ninyo pa napapanood mga kapixie, panoorin nyo na, nandyan lang yan sa ating YouTube homepage. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapixie. Unang-una, take action mga kapixie. No? Kailangan kumilos tayo. Guys, no, importante 'yon. Importante na magdasal, kumilos at sabayan niyo ng positibong mental diet, mga kapixie. This is also the best time for you to move, mga kapixie, lalo na kung meron kayong mga opportunities na nakikita, kung nag-aalangan pa kayo. Kung nag-aalangan kayo, guys, listen to your intuition. Magdasal kayo. And listen to your intuition kasi ginagabayan ng mga gabay natin yung ating intuition, no? Parang yun yung pamamaraan ng mga gabay natin para makakilos tayo ng tama at hindi tayo maligaw ng landas, okay? So pray and listen to your intuition and take action para makita kayo ng resulta. Ang pagkakaiba guys ng taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay palaging nasa pagkilos. And yung taking action guys, hindi lang yung kilos sa pag-e-effort, no? Kailangan kumikilos din kayo sa pagdadasal and kailangan kumikilos din kayo sa pagkakaroon ng positibong mental diet. Yung positive mental diet, yun yung nakakalimutan mostly, no? Ng mga tao. Kaya there are people na kahit dasal ng dasal, kilos ng kilos, wala pa rin nakikitang resulta. That's because yung mindset nila naiwan sa pagiging nega. And kung ano yung focus ng attention nyo, kung nasan yung mindset nyo, yun din yung napupush out sa inyong physical reality. So sayang lang yung pagdadasal nyo at saka yung mga pagsisikap nyo, yung pagiging masipag nyo, kung ang mindset nyo naman ay nega, kasi parang kinakancel nyo lang mga kapiksi. Okay? So dapat sabayan ng positibong mental diet guys. And we also have romance. Yay! Sa mga kapiksi natin, no? Kung kayo ay nagkakaroon ng mga problema sa romansa, pag-ibig, relasyon, huwag kayo mag-alala kasi maayos or ma-fix din yung mga problema nyo regarding sa mga relasyon nyo, guys. And kung kayo naman ay single, mga kapiksi, ibig sabihin maaaring kumatok, no? Ang pintuan ng pag-ibig sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys, sa comment section. Mind, harmonious relationship, mind, love, diba? Yan. So, mind nyo na yan, mga kapiksi. So, tingnan natin, Libra, yung ganap sa inyo ngayong November na pala. Ngayong November, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong freebie. Ngayong October, magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal guys. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until October 31, so mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Libra guys, kaya in-represent ng Queen of Swords sa ating spread. This is both negative and positive mga kapiksi. Unahin natin yung negative guys, no? Kasi for some of you, may mga problema na na-experience kayo mga kapiksi. Itong problema na to, parang medyo malala. And parang nahihirapan kayong makaalis dito sa problema na to. Parang nalulunod kayo sa problema. Parang na-stuck kayo sa problema. And for some of you, pwedeng paulit-ulit din na nangyayari tong problema na to mga kapiksi. So, pwedeng problema sa bahay, problema sa pera, problema sa trabaho, no? Kung meron kayong specific na problema na paulit-ulit nangyayari guys, yun na yun. Syempre magkakaiba naman kayo ng sitwasyon mga kapiksi. So dito, you have to help yourself guys, kasi parang na kayong nahuhulog sa kumunoy. Alam niyo yung kumunoy, 'di ba, yung quicksand. Kapag nalublob kayo or na trap kayo sa isang quicksand kumunoy, sa una mababaw, pwedeng-pwede pa kayong makaalis or makatakas dun sa kumunoy. Pero pag palalim na ng palalim yung inyong sitwasyon, palalim na ng palalim na kinakain kayo ng quicksand or kumunoy, pwedeng dumating yung time na hindi na kayo ma-save, hindi na kayo maisalba, and tuluyan na kayong kainin ng kumunoy. Kasi for some of you, ganun yung nangyayari mga kapiksi. So you have to help yourself mga kapiksi. So kailangan maputol yung pattern of thoughts nyo, yung negative pattern of thoughts nyo tungkol dyan sa sitwasyon na yan mga kapiksi. Yung iba kasi sa nyo, parang feeling ko paulit-ulit na nagre-replay sa isip nyo guys. Pwedeng merong betrayal guys, no? Kasi with this Seven of Swords energy, pwedeng betrayal issue or parang na-betray kayo mga kapiksi. Kaya parang tapos yung nang betray sa inyo, parang hindi siya humihingi ng forgiveness or hindi siya sorry sa inyo, kaya hindi kayo makalis dyan sa problema na yan kay isip. Sometimes kasi ganun, no? Lalo na kung yung problema natin ang cause ay yung ibang tao or isang tao na nakit sa atin, hanggang hindi sila nagsusorry, sometimes nahihirapan talaga tayo makamove on. And yung iba sa inyo, parang ganun yung na-experience nyo guys. Hindi kayo makalis dun sa sitwasyon nyo because this is caused by another person na nang betray sa'yo, nang aas sa'yo, nang tridor sa'yo. And until now, hindi kayo makamove on kasi walang forgiveness, walang acceptance. So, patawarin nyo na sila guys kahit hindi pa sila humihingi ng tawad sa inyo, kasi unti-unti talaga kayong kakainin ng mga negative emotions nyo. And habang nandun yung negative emotions nyo, matatrap kayo dyan sa sitwasyon na yan. Eh kapiksi, hindi siya humihingi ng tawad sa akin, paano yun? Paano ko siya papatawarin? O kaya naman yung iba dyan, sinasabi na ko, kapiksi, hindi ko siya mapatawad, sobrang sama ng ginawa niya sa akin. Okay? So the more na hindi nyo sila pinapatawad guys, the more na nagsasuffer kayo, hindi sila. Kasi the fact na nagawa nila yun sa inyo, ibig sabihin wala silang konsensya and kayo lang ang nagdadala ng kahirapan sa buhay nyo. So, you need to forgive them. Kailangan nyo lang gamitin yung imagination nyo. Imagine nyo na nakausap nyo sila. Kahit hindi sa totoong buhay, no? Kahit hindi mangyari sa totoong buhay na humingi sila ng tawad, just use the power of your imagination. Mga kapiksi, imagine nyo, nakausap nyo sila or katext nyo sila or over the phone, whatever. Imagine nyo na humihingi sila ng tawad sa inyo and imagine nyo na pinapatawad nyo sila. And you have to do it over and over again hanggang sa feeling nyo nabunot na yung tinig sa dibdib nyo. Feeling nyo naalis na yung lahat ng galit sa puso nyo, okay? And only then, dun nyo lang mararamdaman yung some kind of freedom, mga kapiksi. And maisasalba nyo yung sarili nyo mula dito sa kumunoy na to, guys, okay? Alright. And on the good side naman, eto guys, on the good side, nakikita natin na pagdating sa kaperahan, maganda yung status ng kaperahan nyo. At saka parang ini-spoil nyo yung sarili nyo, no?
parang gusto nyong i-spoil yung sarili nyo, binibili nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin, ginagawa nyo yung mga bagay na gusto nyong gawin, tinitreat nyo yung sarili nyo, focusing on yourself, self-love, ganyan, and okay lang yan guys, no? Advocate tayo ng self-love, so everything na ginagawa mo para sa sarili mo, para makabuti sa'yo, by all means, do it mga kapixie. Okay? And maganda din yung daloy ng pera sa inyo, guys. So, what else tingnan pa natin? Ayan, oh, this is the energy of good luck, good fortune, swerte, especially guys dun sa mga nagbabalak mag-abroad or may mga, ayan, oh, this is, yeah. Mga nagbabalak mag-abroad, may mga balitang inaantay sa abroad, yung mga nag-a-apply sa abroad, mga kapiksi, kung kayo ay nag-a-apply sa abroad or nagbabalak mag-abroad tapos may mga pending applications kayo or may mga pending na visa kayo, pending na mga job offers, ganyan, maaari na siyang ma-release and maaari nyo na matanggap yung good news na yun. Mga kapiksi, itong good news na to, guys, ibig sabihin, maaari na kayo makalipad, maaari na kayo makaalis, and ito yung magdadala sa inyo ng magandang swerte sa katarahan, mga kapiksi. At saka yung mga may negosyo or nakikater sa mga global clients, okay? So, let's say for example, may negosyo kayo, tapos global yung negosyo nyo or online yung negosyo nyo, nakikater kayo sa mga global clients or international clients, nagbo-boost lalo, mga kapiksi, yung inyong sales, yung inyong benta, no? Dumadami. And kung kayo naman ay, let's say for example, mga freelancers, work from home, na mga empleyado ganyan or mga work from home based na mga employees, catering to global clients yan, parang dumadami yung kliyente nyo, dumadami yung benta nyo or yung clients nyo, dumadami din yung kita in return. Okay, so nararamdaman natin, this is abundance of money and swerte sa pera, swerte sa pera, swerte sa pagdating ng pera. So, i-mind nyo to guys sa comment section. Okay? Alright. So, mind swerte, mind good luck, mind good fortune, mind swerte sa pera. Yan yung mga magagandang energy nyo guys ngayong November. So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Okay? Alright. And ito yung, hindi ko alam kung nasabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Pero ito guys, no, pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo, mga kapiksi. So huminga kayo ng malalim guys, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong na gusto nyo malaman for November. And habang sinashuffle ko to guys, no, meron tayong membership program dito sa ating channel. Sa lahat ng gustong mag-join guys, i-click nyo lang yung join button sa dito sa baba ng video. Kaya naman dito sa taas, lalagay natin yung link. Kapag nag-member na kayo dyan, na kayo guys, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Okay, so hinga ng malalim mga kapiksi. Tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo. And then pili kayo ng isang card. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo guys, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman ang napili nyo guys, ito ay yes. And kung card 3 naman, ito ay yes mga kapiksi. Okay, so puro yes naman siya guys. Alright, so comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, and huwag nyo kalimutan guys na panoorin, i-mind nyo yan sa comment section mga kapiksi. Panoorin nyo yung 2025 kapalaran nyo guys, ito yung video nyo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.